Ryan! Hindi ko lang matandaan kung sino yung nag-request ng warning episode para sa Veloz. Hindi ko tuloy masama yung comment niya dito sa video. Kung napanood mo yung 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa Toyota Veloz, yung mga interesting facts tungkol sa Veloz, meron rin tayo niyan. Etong episode na to, mas para sa mga Veloz owners or interesado bumili ng Toyota Veloz para may idea kung ano ang papasukin mo bilang isang Veloz owner. Hashtag, alam mo ba, no number 10 ang Veloz last year sa 2023 best-selling cars dito sa Pilipinas? Daming bumili, no? Medyo nahirapan ako maghanap ng mga warning or mga paalala kasi halos bulletproof na ang makina ng Veloz na NR engine ng Toyota. Pwedeng 86 octane rating sa gas at pagdating naman sa engine oil, ang sabi sa manual, pwede siya ng 10W30 na mineral oil. Tapos ang recommended naman ay 0W20 for cold temperatures, pero para sa akin, 5W30 na fully synthetic ang sweet spot. Mas mura na, mas readily available pa na fully synthetic kumpara sa 0W20. At kung bakit fully synthetic ang nire-recommend ko? Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology ng Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ang Liqui Moly mo na yan. Hanapin mo tong video na to tapos mo to panoorin. Real talk, bakit fully synthetic dapat gamit mo? At ito ang 10 reminders or warning para sa mga naka-Toyota Veloz. Number 1, isa sa pinakanagustuhan ko sa Veloz ay ang LED headlights at taillights. Ang ganda niyan kasi visible na visible ka sa daan kahit gabi. Tapos may third brake light rin na LED. Mas sure ka na alam ng nakasunod sa'yo na nakaapa ka sa preno. Ang problema nga lang ng ganito, hindi irreplaceable ang bulbs. Kapag may napundi, matik ng buong assembly ang palit. Ang naiwan na lang na halogen ay ang fog lights. Pero pwede pa rin tong ma-upgrade to LED for better visibility. Number 2, pagdating sa tire pressure, please set it to 33 sa harap, 32 sa likod. Malamang nasa isip mo bakit kasama to sa warning or reminder, no? Normally kasi dito sa Pilipinas, may thinking na ang mga tao na setting lang ang tire pressure. Tapos customizable depende sa preference ng owner. Pero computed kasi yan ng car manufacturer para sa optimal car performance ng sasakyan. At kung napalambot o pinatigas masyado, pwedeng mapaaga ang lifespan ng gulong mo. Kaya please check your tire pressure. Ideally, every 2 weeks ang pag-check. Tapos, para sa mas accurate na sukat, ipahinga ang sasakyan ng 3 oras bago magsukat. Or kung itatakbo mo man, huwag lalampas ng 1.5 kilometers para mas accurate. At syempre, rotate tires every 5,000 mileage. Kagulong mo, man! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Eto ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 3, dahil mas heavy na sa electronics ang mga mas modern na sasakyan, na mismo sa Toyota Veloz, naka-smart key pa, digital screens at electronic parking brake, kailangan natin maging mas maselan sa battery nito. Kaya kapag may sign na hindi maganda ang battery health o kaya tapos na ang warranty period, kahit na hindi pa long cranking para mag-start, palitan na. Mas mura ang magpalit ng battery kaysa sa parts ng charging system ng kotse. Tuwing may signs na hindi na maganda ang battery health, mas nagko-compensate na ang charging system para dito. By the way, if nagpapaservice ka sa kasa, meron silang battery checker doon na pinapakita sa'yo tuwing magpapa-PMS ka at doon nakikita ang health ng battery mo. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 4, nabanggit na natin ang electronic parking brake, di ba?
lahat ng Toyota Veloz variants naka-electronic parking brake. Sobrang ginhawa to na meron ang sasakyan, lalo na kung nasa traffic ka at may auto hold function pa siya. Pero sobrang abala kapag masira. Kung ma-deadbutt ka at kailangan mo galawin ang sasakyan, kailangan pa ng special tools para ma-disengage. Kaya warning, mas complex ang electronic parking brake. Hindi na siya ganun kasimple na pwede lang basta-basta kahit sino pwedeng gumalaw. In short, mas sensitive na siya sa proper procedure. Number 5, kung napanood mo yung episode ko na 10 things you probably don't know about Toyota Veloz, sinabi ko doon na naka-dual mode CVT ang Toyota Veloz, hindi na siya yung usual na CVT. At tuwing magpapalit ka ng CVT fluid, hindi ito basta-basta. May specific procedure ang pagpalit nito, specific CVT fluid. Kaya warning ulit to na hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. Number 6, dahil gas engine to, gumagamit ito ng spark plugs. Pagdating sa spark plugs, ang dapat na gamit na spark plug ng Toyota Veloz ay iridium spark plugs. Medyo mas may kamahalan pero sulit naman kasi mas pang matagalan. Kapag iridium, normally every 100,000 ang palit. At ang sabi nila, mas fuel efficient rin ang makina mo. Kaya warning sa mga Veloz owners, kapag pinapalitan ng mas maaga to basta-basta ng mekaniko, red flag. Kapag sira na to, may signs naman, makakaramdam ka ng rough idling or worse, engine stalling. Number 7, in case of emergency na kailangan ito ang Toyota Veloz, wala nang problema kapag nasa flatbed. Pero hindi pwede yung basta hila-hila lang na gumugulong pa rin yung apat na gulong. Ang isa pa na pwedeng pang tow ay ang wheel lift type na towing, yung nakaangat either yung harap or yung likod ng kotse. Pero para sa Toyota Veloz mismo, dapat ang gumugulong sa wheel lift type na towing ay ang likod. Or sa ibang salita, ang nakaangat dapat sa lift ay ang harapan ng sasakyan para hindi masira ang transmission. Front wheel drive ang Toyota Veloz. Number 8, naka-smart key ang lahat ng variants ng Toyota Veloz. Uy, meron akong episode tungkol dito ah. Pwede mong hanapin tong episode na to. Interesting facts about smart key and push start. Anyways, hashtag, alam mo ba na always naka-on ang pag-remit ng signal ng smart key kahit hindi mo pinipindot? Kaya may times na nangyayari na pagkaubos ng battery ng current na susi mo, tapos nakuha mo yung spare key, low battery na rin ang spare key. Magandang gawin, ilagay sa battery saving mode ang smart key. Para gawin yun, ganito lang. Press and hold ang lock button, tapos press twice on lock button. Tapos mapapansin mo, biglang magbiblink ng mabilis ang susi. Tapos wala na. Battery saver mode na yan. Number 9, may Qi charger ang Toyota Veloz para sa lahat ng variants. Kapag wala kang USB-C or lightning cable, sobrang convenient nito. Wireless eh, no cable required. Pero warning lang, huwag maglalagay ng coins or kahit anong metal sa area once naka-on ang Qi charger. Ang sabi kasi nila, may chance na masira ang panel nito, pwede ring masunog. At number 10, pagsara ng hood. Kapag nababasa mo ang manual, ang nakasulat dito, to close the hood, support the hood with one hand. Tapos, hold the grip and remove the hood stay and restore it to its proper position. At number 3, lower the hood gently and close it by pushing it with your hands. Tingnan mo nga to, hindi mabilis ang pagsara ng hood, bumabalik pa. Warning, if ganito ang ginagawa mo, may possibility na magka-dent sa hood. Ang purpose ng ganitong procedure ng pagsara ng hood sa manual ay isang safety. Warning, if ganito ang ginagawa mo, may possibility na magka-dent sa hood. Ang purpose ng ganitong procedure ng pagsara ng hood sa manual ay safety. Para walang maipit na kamay. Pero mas okay kung lift lang ng konti then bitaw. Wala ka pang fingerprint sa hood na pupunasan. Sana nakadagdag kaalaman to para sa mga Toyota Veloz owners. At sana nakapulot yung mga future owners ng what to expect sa episode na to. Kung feel mo na informative tong episode na to, please subscribe dito sa channel ko para updated ka rin sa mga susunod na informative contents. Sana nakatulong!
O, teka! Pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!